For this video, bale mga practice problems to na may kinalaman sa specific heat at constant volume at constant pressure, sa ratio, ganon. Ito yung first problem. For a certain gas, R is equal to 15.5 pound force times feet per pound mass Rankine, and gamma is equal to 1.4. What is values of CV and CP? So, given muna tayo. Given, bale R is equal to 15.5 pound foot force, foot over pound mass Rankine. Tapos, gamma natin is 1.4. Ngayon, yung mga required natin is for A daw. Sa A, values ng CV saka CP. Sabi naman, what mass in slug? Given that, yung volume is 3 cubic inches, pressure is 100 psia, tapos, temperature is 90 degrees Fahrenheit. Or, i-convert na agad natin sa Rankine. Plus 460, bale magiging 550 Rankine. Tapos, itong sa C. Ano daw ang temperature in Rankine saka pressure in PSF naman to, kapag nagdagdag ng Q na 38,900. Ayun, bale, mga formula ang gagamitin para sa A muna. In CV at CP to, meron tayo ng formula na CV is equal to yung R over gamma minus 1. Tapos, yung CP, since meron ng CV, CP is equal to CV plus R. Ayan, mga gagamit natin para sa A. So, solve muna natin yung A. Bale, ito ang solution. So, para sa A, CV is equal to R over gamma minus 1 is equal to, ang R natin ay 15 point, copy lang natin to dito sa gilid. R natin is 15.5 pound foot over pound mass Rankine over 1.4 minus 1. Bale, ngayon ng aso. Bale, CV is equal to 15.5 over 0.4 or 38.75 pound force foot over pound mass Rankine. Store na natin to sa A kasi magagamit natin siya mamaya. Ayan. Ngayon, para sa CP, in CP is equal to CV plus R, magiging A plus 15.5. Pares naman sila ng units. Diretso na natin na CP is equal to A plus 15.5, 54.25 pound foot over pound mass Rankine. Ayun, next question na tayo agad. B. So, ang question sa B, what mass in slug of this gas will occupy ito? So, dahil may mass tayo, merong volume
pressure, temperature, ayun, ang gagamitin na naman natin is PV MRT. Kopyahin ko lang to. Tapos, ibaba natin dito. Ayan. Bali, ang gusto niya ay mass in slug. So, mass is equal to PV MRT, PV over RT. Tapos, ayusin muna natin yung mga ano natin siguro. Since, yung mga value. So, P natin. Since itong R na to, gagamitin din natin dito. Itong P natin is 100 pound force per inch squared. Itong R natin kasi is naka-foot. Ito, naka-foot. Bale, convert na lang natin lahat papunta sa foot. Bale, over, ang 1 foot ay may 12 inches. Tapos, i-square, bale, magiging 144 yan. 100 times 144 ay 14,400 na pound foot, pound force over square foot ba, or PSF. V. Ang V natin ay 3 cubic inch. Ganun ulit. Ito naman, baliktad. Dito naman, magiging 1 foot. Tapos, 12 inches. Tapos, cube naman to para makancel. So, V is equal to 3 divided by 12 cube. Or, 1 over 576 na lang para madali. 1 over 576 cubic feet. Tapos, T natin okay na. So, ayun. Ipasok na natin lahat yan. Papuntang M is equal to P na 14,400 pound force over feet squared times V na 1 over 576 cubic feet all over R na 15.5 pound force feet over pound mass Rankine times temperature na 550 Rankine. Bale, ito, makakancel to. May iwan to. Makakancel to. Itong buong taas na to, pag minultiply, makakancel dito. So, ang lalabas na mass is equal to 4. Ingin na mga aso. Mass is equal to 2.93 times 10 raised to negative 3 pound mass. Turn natin to sa B. Kasi, ang sabi ay mass daw in slug. Ko-convert pa bali natin to. So, mass in slug equal to B LBM times ang ano kasi natin, ang conversion from LBM to slug ay bale 1 slug is equal to 32.174 pound mass. Bale M natin is equal to B divided by 32.174 9.1146619 times 10 raised to negative 5 slug. Ayan ang mass natin in slug. Medyo maliit. Nanood. Ito na. Dito, anong gagamitin nating formula? So, may Q. Tapos, may value naman, ang sabi is constant volume daw, constant volume, bale. Sure na, ang gagamitin natin is yung Q is equal to M CV delta T. Kaya, buti na save natin tong CV natin dito sa A.
Tapos ngayon, ayan, gawin na natin. So, C, Q is equal to M, M, CV, delta T. Anong pinapahanap? Una nating hahanapin is yung T, resulting temperature in Rankine dito sa delta T. Tapos, saka na lang natin isunod yung pressure gamit to, yung dito, yung bago, ito yung magiging state 1 natin. Game. Bale, ito ay magiging MCV T2 minus T1 or yung Q natin is 38,900 ang Q. 38,900. Kopya na lang natin para hindi makalimutan. Kopya na lang ulit. Bali, Q is 38,900 joules. Tapos, equal siya sa mass. Mass natin is ito. Bali, that pala sinave natin to sa D, sa C. Ayun, wala na yung nagpupukpok. Bale, C. So, hindi. Kasi ito, hindi ito ang gagamitin natin dahil, bakit? Kasi ito ay naka-pound. Itong pound mass ang kailangang weight na magamit. Kasi yung CV natin naka-pound mass din, hindi naman naka-slug. So, ito ang gagamitin natin. Sakto, naka-save na pala siya sa B. So, B, pound mass, CV natin ay naka-store sa A. 38.75 pa yun. So, A, pound force, feet. Ito yung sinasabi ko, naka-pound mass. Bale, hindi natin gagamitin yung slug. Tapos, delta T, T2 minus T1 na 550 Rankine. Bali, T2 is equal, mamaya, T2 minus 550 Rankine is equal to 38,900 joules over AB. Ito kasi makakancel na dito. Bale, magiging yan. Hindi pala joule to. Ito ay pound foot. Pound force foot. Hindi pala siya joule. Ito ay pound force foot. Ayan, buti na lang. Pound force foot. Kasi hindi natin siya maka-cancel kapag naka-joule. Ayan. Bali, may iwan is R. So, magiging 38,900 divided by A times B. So, lalabas is T2 is equal to, ilipat na natin, 342,320 Rankine plus 550. So, T2 is equal to 342,870 Rankine. Napakainit. Painit pa. Painit pa yun sa araw. Pero ayun. Ayun ang nakuha. Ayun ang lumabas. Mainit pa sa araw. Sige. So, yun next. Bale, ang gagamitin natin is yung PV is equal to MRT ulit. Pero kung sa ulo nyo na, alam natin magiging P1 over T1 is equal to P2 over T2. Kung P1 natin ay, ang sabi kasi is PSF daw. Ang sabi in PSF. So, P1 natin, i-convert natin muna sa PSF. So, 100 pound force per inch squared ay i-convert natin sa
foot, bale ang 1 foot squared equal sa 144 inch squared. Bale ito ulit ay 14,400 PSF na lang. PSF. Ayan. Bale P1 is 14,400 PSF. T1 is 550 Rankine. Tama. P2 ay hinahanap over T2 na mas mainit pa sa araw. 870 Rankine. Bali ang oops. Bali ang P2 natin is equal to 342,870 times 14,400 all over 550 equal to isa pa tong pressure na to 8,976,960 PSF. Well, theoretical naman siya. Ganun talaga, parang dahil maliit yung volume na pinag-compressan niya. Saka malaki tong gas. Malaki tong heat. Oh well. So next problem. Ito ay P2. So next problem natin. A gas initially at 1, 2, 3, 4, 5, 6 pascals and 0.05 cubic meter undergoes a process to 5 bars and 0.02 cubic meter. Enthalpy increase by 10,000 joule. Cv is equal to 9.81 joule per kilogram mass Kelvin. So, given muna. Given. Bale, parang nagka state 1 saka state 2. Kasi ito initially daw, tapos may process, tapos naging ganon. Bale, P1 natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pascal. V1 natin is 0.05 cubic meter. P2 natin is 5 bars. Ngayon, nakaano naman to lahat? SI, kaya i-convert na agad natin. Alam natin na ang 1 bar ay may 1 times 10 raised to 5 or 100,000 Pascal. So, ito ay magiging 500,000 Pascal. Tapos, V2 is equal to 0.02 cubic meters. Tapos, merong enthalpy increase delta H is equal to 1,000, 10,000 joules. Tapos, Cv is equal to 9.81 joule per kilogram mass Kelvin. Ayan. Yung given. So, required. Bale, for A, delta U, change in internal energy. For B, Cp. For C, R. Yung R dito is yung ratio, hindi yung Rankine. Ayun. Ngayon, ang formula ang gagamitin natin. Formula. Anong formula? Sa A, delta U. Hindi naman natin. Bale, meron tayong delta H. Meron tayong PV. PV. So, kumakala natin yung formula ng enthalpy. H is equal to U plus PV. Ayan, pwede na yan. So, A muna tayo. A. So, A, solution. So, H is equal to U plus PV or, so in case natin, delta H is equal to
delta U plus delta PV. Ngayon, ang kailangan natin is delta U. So, delta U is equal to delta H minus delta PV. Therefore, delta H is equal to 10,000 joules minus ang delta PV ay P2V2 minus P1V1. Ayun, sakto. Nakaayos na itong mga ito. Bale, magiging 10,000 joule minus P2 natin is yung 500,000 pascal times V2 na 0.02 cubic meter minus 1, 2, 3, 4, 5, 6 pascal times 0.05 cubic meter. Ayan. Bale, ito ay lalabas na 10,000 joule minus, bale, ito ay 3,827.2. Bale, kapag 10,000 minus answer, 6,172.8 ang delta U. Joule na to. Joule na to kasi itong PA naman is Newton over meter squared. Kapag minultiply mo ng meter cube, cancel to. Newton meter is joule. Ayun. Ayan, tapos na. Tapos na. May delta U na tayo or change in internal energy. So, next. CP. CP daw. So, para sa CP, anong gagamitin natin yung formula? Alam natin yung may delta H kasi tayo eh. Kung may delta H tayo, alam natin na meron tayong yung, di ba, Q kapag ano, CP to, kapag constant pressure, yung Q is equal to delta H is equal to MCP delta T. So, pwede nating makuha yung CP doon. Bale, CP is equal to delta H over M delta T. Itong delta H, meron tayo nung 10,000. Itong M delta T, paano natin kukunin ito ngayon? May isa pa tayong alam dyan na meron ulit na M delta T. Pwede natin kunin kapag naman constant volume na ang formula ulit is Q is equal to delta U. MCV naman to delta T. Kapag yung ginawa mo tong delta U over CV is equal to M delta T. Pwede mong makuha yung M delta T. Itong delta U, kakasolve lang natin. Yung CV ay given na yung 9.81 daw. Bali, goods na. Goods na to. So, CP is equal to delta H na 10,000 joules over, ang M delta T natin ay magiging delta U over CV na 6,172.8 joule divided by CV 9.81 joule per kilogram mass Kelvin. Ayun, ito magka-cancel na. Pala ito na lang may iwan na, ito na lang ang may iwan na unit. So, calculate na natin, CP is equal to, nalaman natin, dapat ano to, dapat mas malaki to dun sa 9.81. So, 10,000 divided by 6.172.8 divided by 9.81. Bale, ito ay 15.2
89230171 joule per kilogram mass Kelvin. Ayan, may CP na. So, na lang din natin to para sigurado. Anong letter? A pa lang. Store natin to sa A. Baka magamit. Ngayon, ang last na pinapahanap is R. So, CR. So, sa CR, alam natin yung CP is equal to CV plus R. Bale, ang R is equal to CP minus CV. Bale, equal to A minus 9.81. Pares naman sila ng unit na joule per kilogram mas Kelvin. Bale, A minus 9.81. Or, ang R is equal to 6.08 to 3 01711 joule per kilogram mass Kelvin. Nagpupukpok na naman. Ayan.